Maraming salamat sa ating Panginoong's favor and honor from our God. This will be the theme for the whole year of 2023. Sa habang-habang lumalaon po ang mga panahon, ipapaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang mga pagpapala sa atin sa kabila ng lahat ng mga crisis, sa kabila ng lahat ng mga viruses, sa kabila ng mga, let's say, mga negative things, it seems, na nangyari-yari sa ating mga buhay, the word of the Lord will stand. Ngayon pa lamang, mga kapatid, magpasalamat tayo dahil maganda yung bukas, maganda yung taon na darating para sa atin. So magbibigay po muna ako ng maiksing kwento. Merong isang binata, isang lalaki ang pumunta sa ospital. Pumunta siya sa ospital para kunin yung mga natitirang gamit ng tatay niya. Kasi namatay. Okay? Inabot na nakatandaan yung kanyang ama. So his father was dead. So pumunta po siya sa ospital. I think meron sa atin dito nakaranas ng ganun na kinakailangan mong kunin yung gamit ng iyong mahal sa buhay. Teka lang po ah. Ay, hindi. Maraming tissue. Mamaya lang siguro itong mga tissue. Ayan. Ito po, narito siya. Okay. So pagpunta po niya doon, sinalubong siya ng mga nurse at ibinigay sa kanya yung natirang mga gamit ng tatay niya. And it was only 2 boxes. 2 box. So nagulat siya. Sabi niya, ito lang yung ano, inaiwan ng aking ama. Of course, hindi po siya naghihintay ng anumang mana. Nakakahiya naman yun, di ba? Kumbaga, antimano. Kumbaga, nung makita niyang ganun, nag-isip-isip siya. These are the only things na taglay ng aking tatay nung siya'y mamatay. So he was wondering. Ngayon yung tatay po kasi niya, nung nabubuhay pa, isang naging mabuting Kristiyano. Napaka-firm, yes. Napaka-firm, straightforward magsalita, wala nang kung saan-saan pang pupunta, kundi diretsa-tsa magsalita. Pero marami siyang pusong nahipo, yung kanyang ama. At ang isa sa very, very powerful, ang isa sa very powerful na meron yung kanyang ama, yung ngiti. Diba? Palangiti yung kanyang tatay. Prangka, diba? Hindi naman taklesa. Iba yung taklesa, iba yung prangka. Diretso lang siya magsalita, pero merong ngiti. And of course, yung number one na kanyang taglay by that time, yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, nung tinitingnan niya ngayon yung mga box na ito, no? Siyempre, hindi mawawala sa laman ng box yung Bible. At doon po niya napagtanto na di kailangan ng kanyang ama ang maraming ari-arian para maging maligaya. Kasi always remember, isinilang tayong hubad, diba? Babalik tayo sa Diyos na hubad. Wala po tayong madadala ni isa. Pero merong something na taglay nga yung kanyang tatay na until death, yun yung kanyang hawak. Ang tunay na kaligayahan ng kanyang ama ay hindi kasya sa maraming lalagyan. Damihan pa yung mga boxes na yun hindi kakasya. At yun ay ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Pablo, itong tatay na ito, nagkaroon siya ng gantong klase ng prinsipyo mula sa salita ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, whether I live or I die, I am the Lord's. To live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin itong tatay niya, hindi niya dinala, hindi na niya masyadong pinansin yung kanyang mga investments na pundar. Kasi alam niya habang ang tao papalapit na papalapit sa pintuan ng langit, unti-unti na rin natin kasi mawawala yung atensyon natin sa mga bagay na yan. Unti-unti, yung mga bagay na pinapahalaga natin ngayon halos wala nang mapaglagyan. Isa-isa po yan yung ating mga atensyon, mawawala sa mga bagay na yan. Pero yung nag-iisang aklat na ito na napakahalaga, yan yung kasama dun sa boxes ng kanyang ama. So remember, walang masamang magpundar. Walang masamang bumili ng mga bagay-bagay. Pero remember, hindi po natin madadala yan. Kaya dapat yung ating pananampalataya, nandun lamang sa ating Panginoon. Yung ating pananampalataya sa Kanya, hindi matitinag kailanman. So hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang ating key verse. Makikita po natin sa Hebrews 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos
Sabi niya, sapagkat tumatanggap tayo or tumanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag. Kaya nga po, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. If we will always imagine yung klase na ginagawa ng mga faithful sa Jerusalem sa tuwing sila'y pumupunta sa templo, I believe, me myself, I believe, ganun na lamang yung pagpipitagan ng mga Israelita. Kasi alam naman natin kung gaano kahigpit ang Panginoon pagdating sa anything regarding sa temple worship. Now this place is our temple. We are the temple of the Holy Spirit. Pero this is the church, we are the church. Nagkatipon tayo rito sa isang building, sa isang lugar. And we call this place, this physical place, the church. The temple, worship place sa ating Panginoon. And I am really, really glad and joyful dahil po binigyan natin ng halaga. Especially po sa kabuuan ng bibila na ito, especially po ang worship hall. Kasi remember, it is here na tayo sama-samang sumasamba, umaawit, sumasayaw sa Panginoon. So, maraming salamat sa Lord sa paghipo po ninyo sa mga kapatiran upang mapaganda itong ating worship hall. So, walang masama, pagandahin natin ang paligid, pero wag na wag natin kalilimutan kung saan ang Diyos, doon natin siya pinararangalan. Sa aklat ng Malakay, yun mismo ang sinabi ng Lord kasi tinitignan po niya. Merong kinalaman kasi, according sa book ng Malakay, may kinalaman yung lifestyle ng mga tao sa kalagayan ng templo. Nang tingnan ng Panginoon yung templo, nahabag siya sa mismong templo kung saan naroon ang kanyang presensya. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung babasahin po natin ang book ng Malakay, kagaganda ng mga bahay ninyo, kagaganda, ang dami yung mga gadgets, doble-doble. No? Marami kayong mga borloloy sa inyong mga katawan. Marami kayong ipinapahid na kamamahal. After nyo namang maligo, tanggal naman kaagad yung napakamahal na ipinahid ninyo. Pero look at my house, sabi ng Lord. Tinitignan po yun ang Diyos. Kung paano tayong mag-spend ng time, talent, and effort sa sarili natin at para sa Kanya. Tinitignan po yun ang Lord. Pero gaya na napag-usapan natin kanina, kailangan dumating yung panahon, ang ating focus, kung meron man tayong pinapaganda, number one, ang ating mga puso. Yung ating mga attitudes, yung ating mga characters. Walang masamang paglaanan ng katawan. Walang masamang paglaanan yung mga bagay na tinatangkilik natin katulad ng mga gadgets na ito. But always, again, remember, nire-relate yun ng Panginoon kung paano natin naman siya inaasikaso. Especially po itong ating bahay, panambahan. But again, praise the Lord, dumating in time, here we are now, napakaganda ng ating bahay, panambahan, and I do believe, natutuwa po ang Panginoon sa atin. Kaya po ang title ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay Hindi Matitinag. Or sa English, unshakable. Or steadfast. Hindi matitinag. Ngayon po tayong lahat na narito ay mga Kristiyano. We do not believe in other gods. Unless meron sa ating mga Buddhist dito. Is there anyone Buddhist sa ating mga bisita? Meron bang Hindu sa ating kalagitnaan? Meron bang Muslim ngayon sa ating kalagitnaan? Meron bang iba ang sinasamba bukod kay Lord Jesus Christ? Wala, di ba? Mabuti po yan, mga kapatid. So since we are here, nasa harapan ng ating Panginoong buhay ni Jesus Christ, the King of Angels, the Creator of Heaven and Earth, marapat lamang meron tayong mga taglay sa ating buhay na hindi matitinag para sa Kanya. So meron po tayong ilan lamang na pag-uusapan dito. And let us reflect in our lives. Tunay nga ba na tayo bilang Kristiyano hindi natitinag? Yung kasing katatagan, isa yun sa hinahanap ng tao sa kapwa-tao, di ba? Of course, hinahanap yun yung Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, be strong and take courage, for I am with you. Each and every day po, hinahanap ng Lord yun. Kaya sa mga pagkakataong tayo, merong pagkatakot sa puso, God is always reminding us, anak, why are you fearful? Bakit natitinag yata ang iyong tapang? Bakit takot ka na naman? What happened? Nawala ba ako sa tabi mo? Ni minsan ba hindi mo ako nakita sa iyong buhay? Kaya yung fear,
isa po yun sa bunga kapag yung ating pananampalataya sa Diyos hindi ganun katibay. Because faith, our belief in the Lord, diba? It washes away fear in our lives. Kayo na po mag-isip, ano ba yung mga bagay na pwede natin ikatakot? Supposedly, lahat ng yan, because of the Lord Jesus Christ, dapat po we now wash away at matibay, hindi natitinag yung ating mga pananampalataya, mga paniniwala sa Kanya. So number one, siyempre, sa mga taglay ng Kristiyano na hindi matitinag, pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi ng Lord sa, ang sabi ni David through the Holy Spirit, ang wakas na pag-ibig mo'y mainang pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Yung pong love ng Lord, yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi yun natitinag kailanman. That is forever. Ang sabi sa ibang parte ng Biblia, I have loved you with an everlasting love, and I have thrown you with my loving kindness. Yung pong pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi po nagagalaw. Pero ang tanong doon, paano naman yung pag-ibig natin sa Kanya? Alam niyo kung bakit napakataas sa mata ng Panginoon yung marriage, yung pagiging mag-asawa? Remember, yung pong pagkakasal, hindi gawa ng tao yon. Yung pagsasama sa babae at lalaki, hindi po tao ang author nun. Hindi isang araw, na-realize ang tao, magkaroon kayo ng kasalan. Pagsamahin kaya natin formally, officially yung babae at yung lalaki. No, it was God Himself. Doon pa lang sa Garden of Eden, it is the Lord who gave Eve to Adam. Yun yung first ever na mag-meet ng babae at lalaki, yun yung first ever na sila po ay ikinasal. Ginawang pinag-isang dibdib ng ating Panginoon. So kung meron namang someone or person who cares a lot more than ours pagdating po sa kasal, sa pagiging married, that is the Lord Jesus Christ. That is our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon kung bakit ko po nabanggit iyon, kasi yung klase ng pag-ibig at higit pa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Remember, the Father gave the Son out of His what? Out of His love. And we know the verse, right? Especially po sa mga bago, John 3:16. Luma siya sa ating pandinig, pero laging bago ang epekto sa ating mga buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Yung pong John 3:16, hindi lamang yun may kaugnayan sa ating pananampalataya. Even sa pag-iisang dibdib ng mag-asawa, kasama po yun. For we so love each other that we gave ourselves to each other. At yung tipan na yun, that's forever. No wonder ang sinabi ng Panginoon, ang sino mang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So sa mga nagmamahalan po, sa mga mag-asawa, God has a very, very high expectation sa pagmamahalan po ng mag-asawa. Kaya nga po sa Bible, hindi basta-bastang pwedeng magsama ang babae at lalaki. Remember Mary and Joseph. They were betrothed. Kumbaga, mag-fiancé na sila. Ba't kailangan lumipas yung isang taon or 9 months to 1 year upang mapatunayan mo ng tunay nga ba na kayo nagmamahalan? Baka namang something physical lang yan. Yun ang hirap kapag nagsimula yung pagmamahalan just because of the looks, yung panlabas na kanyuan, nakakasawaan lahat yan, di ba? Lahat ng bagay nakakasawaan. Kahit yung pinakapaborito po natin pagkain, kapag araw-araw mo kinakain yan, nagsasawa rin tayo. Kung hanggang dun lang, skin deep lang yung ating nakita sa isa't isa kung bakit natin minahal or inibig, talagang hindi magtatagal ang isang pagsasamahan. Dapat po talaga merong pag-ibig na namagitan. And that love is from the Lord. Because the love from the Lord is eternal. It is everlasting. Hindi siya magmamaliw. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new each and every morning. Kaya nga po, sa mga may asawa, sa mga mag-aasawa pa lang, always remember, talagang dapat po yung love from God ang namamagitan. Hindi nasulsulan, no? Hindi yung tipong lagi kasi natutokso lang, nakakahiya naman. Kung hindi ko sisigyan kasi tinutokso na kami. I'm telling you na inilalagay natin sa kapahamakan yung mga tao
kapag binubuyo natin lagi, tinutukso natin, binubuli natin, kasi po, hindi ganun ang pakapamaraanan upang magtagpo ang puso at isipan ng mga tao. Kailangan muna yung nandun yung paghipo ng ating Panginoon. And then will come that decision that I love this person and she love me. Then, susunod na hakbang na lamang yung ano, pag-iisang dibdib. And that kind of love must be the kind of love na meron ng ating Panginoon. So, anuman po yung mga attitudes, characters ng ating mga asawa, kahit ngayon mo lamang nangyari yan, ngayon mo lamang nalaman yan, package deal siya. Hindi po po pwedeng, kung alam ko lang eh, ano, pwede pa kaya tayo sorry sa nanay mo? Kasi nung nagliligawan tayo, hindi mo naman pinapakita yan. Right? Sino ba magpapakita ng totoo kapag nagliligawan pa lang? Sino? Eh syempre, kapag nasa ligawan period, nakapustura pa yan ng todo, di ba? Yung lalaki, syempre, bago pumunik ng ligaw, dapat mabango, bagong ligaw, lagi nakasupply, pagkagising, nakaayos na siya, di ba? Nagsisipilyo lagi, naliligo lagi. Pag mag-asawa na kasi, di ba? Madalas nag-iiba na yun eh. Isang linggong hindi maliligo. Lalo pa, malamig ang panahon. No? Ang lagi lang pinapaliguan, buhok lang talaga, buhok. Buti pa yung buhok, laging napapaliguan. Yung buong katawan, hindi. Once a week. Pero dati, hindi. Kada ligaw yan, laging mabango, laging malinis. Kaya pag meron iniispatan ng isa yung mga kuko, linis ng kuko ah. Napakamagino talaga nito. Ito yung gusto mapangasawa talaga. Kuko, napakalinis. Walang germs. No, napanood ko lang kailan lang eh, nakapag yung palang dumi sa kuko, minicroscope mo, puro bulati. Puro bakterya, puro bulati. No? Tinitingnan natin yung tenga niya kung malinis. Mamaya, kaya hindi ako narinig nito eh. May Clorox na doon or what. Pero pag mag-asawa na, di ba, minsan, wala na. Wala na, di ba? So yung pinag-usapan natin, dapat constant yung pag-ibig. Kapag yung pong mga asawa natin, especially yung mga babae nagre-reklamo, aminin na natin mga kalalakihan, nagkukulang tayo. At syempre, ganun din naman sa mga babae. Babae, even though napaka-seldom, pero nangyayari pa rin, di ba? Baka meron na rin nagbabago sa atin. But, ang pag-ibig po ng Panginoon, hindi magbabago, hindi siya, ano, matitinag. So, if we love each other, gamitin po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi lamang sa mga asawa, hindi lamang sa mga kaibigan, hindi lamang sa mga kasama sa simbahan, kundi sa lahat. Ang Lord mismo nagsabi, kung ang minamahal mo lang, yung mga nagmamahal sa'yo, ano pang gantimpala ang hinihintay mo mula sa akin? Love your enemies. Siguro naman sa loob ng simbahan, wala tayong enemy, di ba? Kasi magkakapatid tayo, paano magkakaroon ng enemy sa loob ng church? Supposedly, walang magkaaway sa church. Kasi magkakapatid. Okay, nagkakatampuhan, normal yon. Pero as in enemy, remember, pag sinabing enemy, si Satanas, enemy yun eh. Yung mga diablo, yung mga demonyo, enemy yun. So supposedly, sa mga Kristiyano, walang enemy sa loob. Kasi yung word na enemy, ginagamit yun talaga sa mga ganung klase ng mga characters. Mga demonic beings o sa mga taong talaga namang napakasama. Hindi lamang po yun. Ano yung mga bagay hindi na matitinag na taglay natin mga Kristiyano? Of course, yung ating kaligtasan. Ang sabi sa Hebrews, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. So ano ngayon ang kahalagahan na ito? Kaya't walang katapusan ng kanyang pagkasaserdote. Dahil walang katapusan ng kanyang pagkasaserdote, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. It is God Himself, because of His unending love, ang may hawak sa ating kaligtasan. Hindi po natin kayang hawakan ang sarili nating kaligtasan. We are still in the flesh. We are still in the flesh, and this flesh is weak. Alam naman po natin siguro, di ba? Alam na natin yung threefold enemy, yung tatlong kalaban ng isang Kristiyano. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yun yung taglay nito at higit pa. Meron pa tayong mga enemy saan? Enemy within, enemy around, and enemy without. Andyan pa si Satan, nandyan pa yung mga demonyo, andyan pa ang sanlibutan na anti-God.
Napansin niyo ba yung mga pelikula ngayon, yung mga ipinapasang batas ngayon? Totally anti-God. If we are waiting for the Antichrist, nauna na po yung espiritu ng Antikristo. Katulad na nangyari po sa 1 John, ang sabi ni sa 1 John, ang sabi doon, kahit nung panahon nila, yung espiritu ng Antikristo nandun na. Bago ba dumating yung human Antichrist, yung kanyang espiritu kumikilos na mula noon, especially po ngayon. What's the movies? Ano yung tinuturo ng mga pelikula? Sex outside marriage. Nakita niyo po ba kasi mga artista doon or anyone sa West? Mag-boyfriend, mag-girlfriend parang normal na sa kanila yung nagsisiping. Normal na. Look at that. E tayo pa naman nakatutok sa lahat ng pinapakita ng West. Hindi pa kasal, nagsasama na. Tell me, espiritu ba ng Diyos yung kumikilos sa ganun? Doon sa mga hindi naman kasal, pero nagsasama na. Kaninong espiritu ang kumikilos sa kanila? Sa Diyos ba? It's so easy to say. It's something else. It's something else. Hindi lamang yon, babae ba sa babae, lalaki sa lalaki. Ang mga bata, nung araw, di ba, pag nakita mo, oh, cute ka ni Nelly talaga or what? Yung damit niya, napaka-cute. Everything is cute. Pero nowadays, di ba, teenager pa lang, 9, 10 years old, inirereto na sa ibang 9 years old. Mahabag naman sa mga bata. Kinakailangan silang mabuhay bilang bata. Inside and out. Pero ang tinuturo ng mundo, maging sa Pilipinas ngayon, bukod sa sangkaterba ang kabaklaan, yung mga bullying, yung mga pagpapatawa na nakakasira ng dangal, bukod doon, yung mga bata, hindi na sila nagmimisto ng bata ngayon. Tandaan po natin, ang mga bata, nagkakaganyan, not on their own. Tayong mga matatanda ang may kasalanan. Ang sabi sa Biblia, God loves children. Mahal niya ang mga bata. Kaya sabi niya, palapitin niyo sa akin ang mga bata kahit may ingay, magugulo. Let them come towards me. Sinaway niya yung mga apostol. Tapos tayo, yung ginagawa natin? 8 years old, 9 years old ang itsura. Parang 25 years old na. Tapos meron na siyang binu-boyfriend sa school. We do respect po sa lahat, ha? We do respect. Bato-bato sa langit. Isipin po natin yun. Wala pang 10 years old yung bata. 8 or 9. Let's say 6 or 7. Tapos sa unang school, sa unang pasok sa school, oh, kumusta? May crush ka ba dun? Oh, kapatid, bata siya. Inosente. Mga ninya. Inosente sila. Sino ang dumudumi sa isip nila? Tayo. Tayong mga naturingang marami ng pinag-aralan, pinagdaanan sa buhay. Tayo ang naglalagay ng dumi sa isip ng bata. Again po, with due respect, isipin po natin yun. Sa tingin ninyo, kung nandiyan ang Panginoon niya, nakaupo, andiyan ang anak mo, nakalit-lit, ito ka ngayon. Oh, kumusta na ang first day in school? Meron ka na bang crush? Sa tingin ninyo, si Jesus Christ, anong magiging itsura niya? Si Jesus Christ, wag na ako, si Jesus Christ na lang. Meron bang thumbs up from the Lord? Common sense lang ang gamitin natin. No, there will be no thumbs up. It is totally thumbs down. Thumbs down. So marami po yung mga kapatid na pinapauso ng mundo, tayo namang mga anak ng Diyos, walang ginawa kundi mag-adapt sa kanila. Lagi natin pinag-aaralan, lagi natin kinukot. Kaya nga mga kapatid, magbago na kayo ng inyong isip. Huwag na kayong umayon sa sistema ng sanlibutan ito. 100,000 times nang na-quote ang verse na yon. 100,000 times here in this church. Patang tanong, talaga bang nangyayari siya? Yung pag-iiba nating isip na hindi tayo sumasang-ayon sa sanlibutan? Always remember that kapag tayo nanonood sa YouTube, kapag tayo nanonood sa Netflix or what, always remember that. Teka muna, ito pang aking mga tinatangkilik eh, pasok dun sa lagi naming kinokote na verse. O hindi. Mga kapatid, mabigat sa akin itong bagay na ito kasi remember, inosente yung nasisira.
Tapos kapag lumakalaki na yung bata, nag 10 years old, tapos talaga nagka-girlfriend na, nagtanan, magtataka ka pa ngayon? Pambira, saan ka nakakita 10 years old, nagtanan? Bakit? Sino bang may kagagawan? Nagkaganon yung bata. Eh, hindi ba 6 years old pa lang, ikinakrush-crush mo na doon sa kung sino man sa school? Sino ngayon ang may kasalanan? Maaga kasing iminulat yung bata sa mga bagay na supposedly ang nasa isip lang ng mga angels, what is heaven is like, the story of the Lamb, of the Lord Jesus Christ. Dapat yun ang tumatakbo sa isip nila eh. Kaso pinapasukan ka agad natin ng dumi mula sa sandibutan. So in the end, walang ibang sisisi ng Diyos kundi ang mga magulang. Yung mga taong nakapaligid na nagmamahal sa Kanya. So, yung mga batang yan po, inosente yan, please. Hayaan nating manatili silang inosente sa kamunduhan. Pinagdadamit ng pambabae yung batang lalaki, nilalagyan ng lipstick, kalalaking tao, pagtatawanan pa, no? Pag nanapak yung anak, masaya pa, matapang yung anak ko. That is a very, very big sin sa harap ng ating Panginoon. Ngayon, sino talaga sa atin ang makakapag-maintain ng ating sariling kaligtasan? No one. Kasi marami po tayo nagagawang kasalanan, ni tayo hindi natin nare-realize. Ni tayo hindi natin nare-realize. Or ni tayo hindi natin naaalala. Again, those very few verses, kailan ba talaga natin sinunod? Yung magbago na kayo ng kaisipan, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Kailan ba talaga siya nangyari sa atin? Okay? So ang kaligtasan, maraming salamat sa Panginoon, even though we sin every day. Yung kaligtasan po, hawak ng Diyos. Mabuti na lamang ang Panginoong Diyos, si Jesus Christ, nabubuhay siya magpakailanman. Each time we fall, siya rin ang tumutulong sa atin. Each time nagkakamali tayo, anak, okay, nagrepent ka, I forgive you, gawin mong lahat para hindi mo na maulit. Gaano man yung klase ng failure tayo bilang mga parents, failure bilang husband, failure bilang wives, failure bilang mga kaibigan, mga kapatid, mga pinsan or what, God is always there. Upang patuloy tayong iligtas sa mga bagay na tayo rin naman mismo ang siyang gumagawa. So mapalad tayo mga kapatid. Hindi natitinag ang kaligtasan binigay ng Panginoon. Kasi po kung natitinag yung salvation, each and every day we fail, kailan pa tayo maliligtas? Each and every day we fail. Kailan pa tayo maliligtas? Sa isang buong maghapon, ilan na yung pinanood nating hindi tama? Ilan na yung mga sinabi nating hindi tama? Ilan na yung naramdaman nating hindi tama? Paano natin mame-maintain yung kaligtasang iyon kung yan ay nawawala? But then again, praise the Lord, siya ang may hawak sa ating mga buhay. Siya ang may hawak sa ating mga kaligtasan. He maintains that. Alam niya kasi hindi natin kaya. So ang maintenance, siya ang gumagawa. Pero huwag po natin abusuhin. Remember, ano man daw ang tinanim natin, yun ang ating aanihin. Kung gusto natin lumaki ang mga batang iyan na maka-Diyos, halos walang bahid dungis ng kamunduhan, nasa ating mga magulang ang responsibility, ang chance. Tayo ang guardians ng mga yan. Guard them sa mga bagay na pawang makamundo, makasanlibutan. Let them remain innocent. Inosente sa kasalanan. Inosente sa karumihan ng planetang ito. Dapat lumaki ang mga batang yan. Marami silang kilalang mga apostles. Marami silang kilalang Bible characters. Hindi yung mga bida sa Avengers. Hindi yung mga nasa pelikula. Hindi yung mga Korean pops or what. They must grow up sa kamay na ating Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Hindi lamang yun, siyempre. Ano pa yung meron tayo hindi na matitinag? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi matitinag. Yung kaligtasan sa atin, hindi matitinag. Regardless ng nagagawa natin kamalian. Ano pa? Of course, hindi matitinag ang kanyang mga salita at pangako sa atin. Remember, each and every day, malaki possibility, we are failures. In so many, many ways, na even us, hindi natin mabibilang. Pero maraming salamat sa Lord. Ang sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Sa kanyang mga salita, kasama yung mga promises.
promise. Maraming promise ang Lord. In my Father's house, maraming malalaking kwarto doon. Mauna na ako upang aayusin ko, ipaghahanda ko na kayo ng inyong mga matitirhan pagdating ninyo sa langit. Doon muna tayo. Marami sa atin dito ang tagal nang nagsasaudi, wala pa rin sariling bahay't lupa. Totoo hindi? Sabi nga natin, minsan bisikleta lang ang pangarap, di ba? Magkaroon lang ako ng bisikleta talaga, in after 2 years, uwi na ako. Magkaroon lang ako ng motor, okay. Kasi medyo naka 2 years na, hindi pa ako umuwi kasi hindi na bisikleta, ang plano ko hindi na bisikleta eh. Motor na eh. Kasi another 2 years pa. Lumipas ang 4 years ngayon, ba't nandito ka pa? Wala pa bang motor? Hindi, nagbago na isip ko. Oh. Owner naman, owner type jeep. Okay, another 2 years na naman, naka-anim na taon na siya. Oh, 6 years na, andito ka pa rin. Ano nangyari? Iba na, kasi uso ngayon yung Grab sa Pilipinas. Gusto ko magpundar naman ng mga sasakyang malalaki para magamit ko sa ano. Paulit-ulit, after 25 years, umuwi sa Pilipinas, kasi nadagdag na yung apo eh. Dati yung mga anak lang ang iniintindi, ginagastosan mga anak. Eh yung anak, nagkaanak din. Ayun na, hindi kasi apok nga pala. Kaya nandito pa ako after 30 years. Kasi pinag-aaral ko yung mga apo ko. Hanggang sa lumaki rin yung mga apo. Yun ang istorya kung bakit ang mga OFW hindi na nakauwi-uwi sa Pilipinas at walang naipupundar. Right or wrong? Kala mo naman ako eh. Diba? Medyo matagal na rin po ako dito mga kapatid. Ayan. So huwag kayong magalala, hindi kayo nag-iisa. So ang pangako ng Panginoon, pag nangako siya, sabi sa Biblia, hindi raw siya slack. God is never slack sa kanyang mga promises. Kung ano man daw yung mga ipinangako ng Panginoon, siguradong-sigurado, tutuparin niya. Okay. Pero kinakailangan po kasi ng cooperation from us. Halimbawa, nagpray tayo, Lord, I claim in Jesus' name na after this year, Panginoon, magkakaroon na ako, let's say, magkakaroon na ako ng pang-grab na sasakyan. And with faith, we claim that. At mahirap ba sa Diyos na ibigay yung sasakyan na hinihingi natin? Never. Never na mahirap sa Diyos yun. Humingi ka man ng bahay lupa, never na magiging mahirap sa Diyos yun. But, you know what? Kinakailangan ng ating cooperation. Lord, bakit po ganun? 10 years na ako, wala pa akong pang-grab na sasakyan. No? Bakit hanggang ngayon wala? Minsan, ang Lord pa kakakustyonin natin, di ba? Hindi ba, Lord, ang sabi mo, ask anything in your name, it shall be given unto us? Hindi ba, Panginoon, ang pangako mo sa Jeremiah 29:11 na ang plano mo sa amin, magkaroon kami ng magandang buhay, masaganang buhay, to the full at kaaya-aya? Hindi ba, Lord, bakit ganun hanggang ngayon, 10 years na, malapis na matapos lahat ng prangkisa, hindi pa ako nakakabili mismo ng sasakyan na iniingi ko. Huwag na natin hintayin sumagot ang Diyos. Kasi madali lang yung anak. Supposedly, meron ka ng pang-down. Binigyan na kita ng pang-down sa sasakyan. Ano ginawa mo? Bumili ka ng bagay na yung nakamahal-mahal na after a year, maluluma, ibebenta mo, bibili ka na naman. Think about that. May mga bagay po, bagay sa mga businessmen. May mga bagay na kapag binala mo, kasi businessman ka. May mga bagay na kapag binala mo, kasi executive ka kasi eh. Kailangan mo yun. Pero kung hindi ka naman businessman or businesswoman, hindi ka naman executive, and yet yung mga binibili mo para sa kanila, paano ka ngayon magkakaroon ng sasakyan pang Grab? See? Nakita po ba ninyo si Bill Gates kapag siya nagpe-present kung ano suot niya? Si Steve Jobs pag nag-present, nakita niyo po ba kung ano suot ni Steve Jobs? Si Mark Zuckerberg, nagpe-present siya, nakita niyo ba kung ano suot ni Mark Zuckerberg? Iisang klase ng damit. Of course, hindi lang isa na sa ano. Pero yun lang yun. No? Turtleneck, Steve Jobs, itim na turtleneck, that's it. Tapos naka-New Balance na sapatos, naka-maong. Multi-billion rich people. Napakasimple ng buhay. Kaya sabi nila, malalaman mo naman tao kung sino talaga yung totoong mayaman at actually, totoong mahirap. Depende rin kung ano yung kanyang fina-flash. Ipinapakita. Ipinaniningning sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nakukuha sa accumulation of wealth or things ang buhay.
So again, ibabalik ko po doon, bakit hanggang ngayon wala pang lupa? Bakit wala pang bahay? Hindi po ang Diyos ang may kasalanan. Hindi sa hindi niya binibigay yung ating yung kanya mga pangako sa atin. Kailangan natin makikooperate sa kanya. Huwag bumili ng mga bagay na yung presyo na lang isipin natin, presyo na lang. Itong presyo na ito, makakabili na ako ng lupa sa probinsya. Hindi ko makakalimutan ever, alam ko pa ulit-ulit ako, pero ang ganda kasi na natutunan ko doon. Noong araw kasi nag-aanok si Ate Agnes ng lupa sa Bicol. Ngayon yung presyo niya, sabi namin, aba, para ka lang bumili ng isang cellphone sa presyo ng lupa. But you know what? Saka na yung lupa-lupa na yun. Ang daming dahilan, hindi ko naman matutayuan pa ng bahay yan, hindi naman ganito, hindi ba naman ganito. O ngayon, ngayon ka ngayon maghanap ng lupang kapresyo ng cellphone mo dati. Wala na. Yung cellphone mo, na bulok, na outdated, nililinis mo man yan, yung OS, hindi nakakasya sa kanya, hindi nauubra. Ano na lang siya, pabigat sa papel para hindi hanginin. Walang lupa, walang bahay, pero at least may cellphone. Huwag nating sisisihin ang Diyos kapag hindi natin nakukuha yung mga pangarap natin. That is not God's problem. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako, hindi lang tayo kasi nakikikooperate sa kanya. Naalala ko po nung mag-abroad pa lang ako, ang pangarap namin ni Joy, nagkaroon kami ng goal. Dapat kasi mayroong goal, mga kapatid. Nasabi namin, ipag-pray natin at ito naman ang ating desire. Sabi ko, let's pray to God na at the age of 30, meron tayong sariling bahay, sariling lupa. At the age of 30. Ngayon, pinanghawakan namin yung aming prayer na yan sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nung wala na kaming ginawa. Lahat ng klase ng pagiging practical, lahat ng extra gastos at pagtatrabaho, ginawa namin. Kaya nung makuha namin at the age of 30 yung sarili naming bahay at lupa, maraming salamat, Lord. At least we are worthy of it. Kasi pinagtrabuhan din namin yun. Naging practical kami sa buhay to have those things na pinagpray namin sa Kanya. So cooperation. Ang naging sagot ng Panginoon doon, binigyan niya ako ng sipag, ng tiyaga. Binigyan niya ako ng tipo na ako kasi maaralin kasi ako eh. I like to learn things. I always learn. Nakarating ako sa nilalagyan ko ngayon, even though hindi po, natapos lang po ako ng high school, mga kapatid. Pero because of that, Eric, makukuha mo yung pangarap mo. But of course, Eric, you know kung anong kinakailangan mong gawin. I did my part. We did our part. Doon namin napatunayan, talaga nga pala, no? Kahit parang napaka-imposible. Kasi imagine, wala pa akong trabaho noon. Kung meron man akong trabaho na napakalit ng sahod, kinakailangan ko nga mag-abroad eh. Para lang kahit paano, merong kitain ng lalampas ng konting-kunti lang, di ba? Sa pangailangan. Pero nandun ang Lord eh. Walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa Diyos, lalo na kung yung mga tao na sa Kanya'y nananampalataya, nakiki-cooperate. Okay? So, ang pangako po ng Diyos, kailanman hindi mapapako. Ang kanyang mga salita, kailanman mangyayari sa takdang panahon kung tayo po makikisa sa Kanya. So, challenge ko po sa inyo, kung hanggang ngayon, after many years nyo sa Saudi, ni lupa wala pa kayo, there is nothing wrong with God. Huwag din natin sisisihin ang mundo. Huwag natin sisisihin ang krisis. Huwag natin sisisihin yung mga kumpanyang pinatatrabuhan natin. Huwag natin sisisihin yung maliit natin sahod. Sarili lamang natin ang kailangan nating sisihin sa mga bagay na yan. Kulang pa ang ating ginagawa. Malinaw po ba yan, mga kapatid? So enough na po yung clamoring about the companies. Lahat po tayo nagdaan sa ganun. Lahat po tayo. Sino ang hindi? Magkakaiba na lamang kung saan na nakarating yung mga pare-pareho na yun na nagsimula. Kung nasaan na sila ngayon sa buhay na ito sa ating panahon. Ano pa? Sa atin naman, bilang mga Kristiyano, dapat po hindi natitinag ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi yung 3 points na inuna natin, yun yung ginawa ng Lord for us. Hindi siya natitinag sa mga bagay na ito. Ngayon ang Lord, binigyan tayo ng 3 bagay, hanggang dun lang po muna tayo. Marami yan, pero hanggang 3 lang. Maraming ibinigay ang Diyos sa atin na hindi matitinag. How about us?
Ano ngayon yung epekto nun sa atin? Dapat po sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi rin tayo natitinag. 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Imagine, ano, of all persons, Diyos pa ang hindi kasama. Remember that this world is very, very dark. Especially nowadays. Hindi na mo pwedeng magpapaalam yung bata makapagsipa dun sa labas. Lalabas po ako sandali, pupunta kami sa bukid, maglalaro kami ng ano, ng luksong baka. Ngayon ba sa tingin ninyo is so easy sa mga magulang na hayaan yung mga batang umalis ng bahay? No, it's not. Hindi lang kasi mga bata ang kinikidnap ngayon. Kahit yung mga matatanda, kinikidnap. Wala nang pinipili, kahit napaka-macho pa, kinikidnap pa rin. Though this world is very dark. Napakadilim po ng mundo. Yung peace po, tama ang Lord talaga eh. Itong mundong ito, wala talaga tayong 100% peace na makukuha in this planet. Wala. Especially nowadays, patindi po ng patindi ang crime. Pa-high-tech pa ng pa-high-tech. Maging yung mga bogus na mga pinagkakitaan, ang dami ngayon. Yung mga too good to be true, instant yaman, napakarami ngayon. Katulad nung araw, pero mas matindi po ngayon. Hindi na tetrace. Mas high-tech na rin ang mga gumagawa ng kasamaan. Anong kinakailangan natin ngayon? Hindi ko sinasabing kinakailangan natin maglingkod sa Panginoon upang ma-secure yung ating mga pamilya. Kaso po, yung kasi yung normal na mangyayari. If we are serving the Lord, ang Lord ang bahala sa ating mga pamilya. If we are serving the Lord. Paano yung Kuya Eric? Wala naman akong ministry ngayon sa church kasi nga, dahil sa trabaho ko. Well, one of the ministries is what? By praying to others. Yung pong intercession, magagawa yun kahit kailan, kahit saan, kahit anong oras. Intercede. Ipag-pray po natin ang bawat isa. Ipag-pray natin ang mga leaders, ang mga members, ang mga minister. Ipag-pray natin lahat. Hindi po totoong walang ministry. Hindi po totoo yun. Maaring marami kayong trabaho, wala kayong oras dumalo. Okay, fine. Pero yung mag-pray, I really doubt na wala rin tayong time mag-pray. For me, napakasahol na nun. Kapag kahit yung prayer na pwede natin gawin kahit kailan, kahit saan, kahit ang oras, anong sitwasyon, hindi pa rin natin magawa, that is a worst case scenario para sa isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano. Napaka-imposible na po nun, mga kapatid. So kung wala man tayong ministry, obvious ministry sa church, pray. Napaka-powerful ang prayer, mga kapatid. Napaka-powerful po. Last week, or I think 2 weeks ago, Miyerkules pa lamang nararamdaman ko masama ang pakiramdam ko. Kasi nagbabago pa noon eh. At nung araw kasi ganyan yan. Pag naramdaman kong itong araw na ito, nalalagnat ako, sigurado yun, tatrangkasuhin ako noon kinabukasan o sa susunod na araw. But you know what? Nakukuha po sa prayer yun. Lord, not on Friday. Hindi lamang yun, mga kapatid. Nakukuha naman sa Panadol eh. Alam niyo, ano ang sagot ko sa trangkaso? Panadol? Spicy noodles na kapag kinain ko, pagpapawisan ako, matutulog ako, magtatakit ng kumot. Kinabukasan po, tanggal yun. If there's a will, there's a way. Kaya yung lagi sinasabi sa Lord, Lord, any day pwede po ako matrangkaso, but never ever Friday. Yun ang dealing ko sa Panginoon. Tinutupad po ng Lord yun. Kailan ako huling umabsent ng Friday? Do you even remember? Meron ba kayong naalala? Kuya Eric, wala. Kailan? Mga kapatid, katulad ninyo, nagkakasakit din ako. Sinisipon ako, mga kapatid, inuubo. Inaabot din ako ng iba't ibang klase ng mga, no? Pero nakita niyo ba akong wala ng Friday? You know why? Prayer. I pray to the Lord. Welcome each any day, welcome po, magkasakit ako pang noon. But Lord, this is my request, never on Friday. I'm just using myself para accurate. I'm not saying na gayahin niyo ako, mga kapatid. You have your own. May sarili kayong kalakasan.
Pero anong kapalit ngayon nun? Pag nakita ng Panginoon, hindi tayo natitinig sa paglilingkod sa Kanya, then bahala na siya sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Bahala ang Diyos dun. At ang isa po sa patotoo ko, never ako nagkaroon ng problema sa aking sariling pamilya. Never. Napakababait po ng mga bata. Napakabait. Hindi ko na narinig na si David, dati si David, lumayas. Hindi na naman nagpaalam or what. Hindi. Noon yun, maliit siya. Pero ngayon po, hindi. Napakababait po ng mga bata. Everyday pinagpapasalamat ko yun. Panginoon, maraming salamat. Hindi ako nagkakaroon ng problema sa sarili kong pamilya. Nagkakaroon man ako ng problema sa iba, at least in my own family, I don't. Why? Dahil sa Lord. Yun yung bunga ng paglilingkod sa Kanya. Ilang beses ako nawalan ng trabaho? Maraming beses, right? Kayo mismo ang witness. Pero you know what? Nakita niyo naman, di ba? Kapag pinalitan ng Panginoon, mas better pa kaysa dun sa naiwan. Because God takes care of us. If we will take care of His church, God will take care of us and our families. So serve the Lord. Regardless kung ano nangyayari, serve the Lord. Not because of the blessings, but because He is God and we love Him so much. Hindi lamang yun, wag po tayo matitinag saan? Sa ating pakikidigma sa kalaban. Wala pang urungan sa laban. Hindi po umuurong sa laban ng mga Kristiyano. Ang sabi po sa Ephesians, kaya't isuot ninyo ang baluting pandigma. Isang spiritual na baluti, isuot daw natin, nanggaling sa ating Panginoon. Why? Sa ganoon makakalaban tayo, or kayo, kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Kasi we never know. Biglabing ang kaaway, di ba? Ano pa tawag doon? Surprise, element of surprise. May ganyan din ang kalaban, mabibigla ka na lang, may atake siya. Sabi niya, para anytime na sumalakay ang kaaway, we are ready. At hindi lamang yon. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Nakakapagod po makipagpambuno sa kalaban. Yes. Especially kung spiritual yung warfare. Kasi ang katawan kasi gagaling yan eh. Diba pag nasuntok ka ng asawa mo, mangingitim yan, diba? Kaya nasampal kang ganyan or what? Mangingitim yan, yes. Pero after a few days, diba tanggal siya? Pero yung pong labang spiritual, ang hirap po nun mga kapatid. Nakakapanluoy, nakakaluoy siya. No? To the point yung gawain, naapektuhan. O bakit ang nangyari sa'yo? Ito, spiritually dry. Diba may mga term tayong ganyan, spiritually dry, spiritually down, and so on and so forth. Why? Because yun po kasi, mas mahirap yun. Any spiritual battle is very, very tough. Pero sabi dito, basta kailangan na iswat lang natin yung baluti ng Panginoon. Yung safety clothes from the Lord. And we will be sure, even though nanluluhoy tayo, medyo nanghina, all we have to do is stand firm sa ating ground. Never na makita po ng kalaban na tayo natanggal sa pwesto natin. We must stand our ground. Never po tayong aalis doon. Pag nakita ng kalaban yun, lalo po tayong papapakin ng kalaban. Uy, konting kalabit ko lang pa rin dito, hindi dumadalo kapag Friday. See? Ano gagawin ng kalaban? Every Thursday pa lang, kalabit. O, kalabit. Eh, nakaka-annoy, di ba? Sige na nga, hindi na ako dadalo. Or what? Especially po, pag darating ang aura ng Friday. Kasi nagugulo. Nagugulo ang kaharian ng kadiliman. Each and every time, ang mga anak ng Diyos po, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon ng sama-sama. Ayaw nila to. Ayaw po ng mga evil spirits yung ginagawa natin, mga kapatid. They hate it so much. They hate this. So they're doing everything in their spiritual power na pigilan tayong dumalo every Friday. So the battle is real. The fight is real. Pero, yun nga po, nagbigay ang Panginoon ng ating panlaban sa kanila. At tayo po'y nakatayo pa rin even after nung matinding battle against the enemy. And of course, panghuli po, kailangan po maging matatag tayo sa lahat ng mga hamon sa buhay. Matthew 24:25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, ito yung mga hamon sa buhay, umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. It is standing on the rock.
And that rock is the rock of our salvation, and that is the Lord Jesus Christ Himself. Marami tayong hamon sa buhay. Even now, we know kung sino sa mga kapatirin dito ang dumaraan ngayon sa matinding pagsubok, hamon sa buhay. But you know what? Just stand firm on the Lord Jesus Christ. Siya lang talaga yung pundasyong pwede nating pagtayuan. Siya lang talaga yung pader na pwede nating sandigan. He will never fail us. He will never fail us. Ever. So hayaan natin ang Panginoon ngayon nasa buhay na natin ng Lord. Let Him do His work. Kung meron tayo ngayong mga sitwasyon na alam naman natin, hindi kalugod-lugod sa Kanya, let Him work in our lives. Allow ourselves to be open to the Lord. Lord, meron akong sitwasyon ngayon sa aking buhay. I know, kahit wala pang magsabi sa akin, me, myself, I know, hindi po tama. Lord, I am open. Binubuksan ko pong aking puso, Panginoon, ng aking buhay sa inyo. Fix me. Fix me, Lord. Fix my life. Masyadong imposible para sa akin ayusin ito, Panginoon. Lagpas po ito sa aking kakanyahan. But you can, Lord. You can. God can. Basta po, buksan lamang na natin ang ating mga kamay sa Diyos. Kumilos ka, Panginoon. Regardless kung masasaktan ako o hindi, pag ito po yung gusto ninyo at mas magiging mainam sa amin, hindi lamang ngayon, kundi lalo na sa future, hanggang sa paglaki ng aming mga mahal sa buhay, mga anak, do it, Lord. Do it. So, i-welcome natin na mga sarili sa Panginoon. Let Him work. Let Him work. Okay? Ulitin ko po, madalas hindi pleasurable, kadalasan po, nakakawalan ng comfort ang pagkilos ng Diyos sa buhay. Pero let Him be. Ngayon lang yan. Ganun naman, di ba? Ganun naman eh. Sa simula, mahirap. Maraming kasi masasagasaan, maraming party ko na masasaktan, medyo ma-offend ako ng konti. But yun, Lord, okay lang, Lord. Sige lang, ituloy ninyo. Change me. Gawin mo akong matatag sa buhay na ito. Kakitaan din ako ng katatagan ng mga tao around me. So let God work. Okay, uulitin ko po kung meron sa atin ngayon. You know that you're in a very, very deep problem. You know na ang sitwasyon mo, hindi pwedeng magtagal sa mata ng Diyos. Then isuko natin sa Panginoon and let God work in our lives. Then yung pong talagang katatagan na hinahanap natin sa mga ating mga buhay, yung integrity, makakamit po natin yan. Kung hahayaan lamang natin ang ating Panginoon to do His job. Okay? So lastly, ito po yung pangako ng Panginoon na ating panghawakan bukod pa sa ating sinabi. Isaiah 54:10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa inyong lahat. God loves you so much. Regardless po sa lahat ng ating mga kahinaan, ano man yung kinakalagyan natin ngayon, na alam natin, malaking kompromiso, remember, God loves you. God loves you so much. And then again po, let God do His job in our lives. Tayo lahat po yung muko, tayo manalangin. Lord, thank you very much. Ito kami, Panginoon. Open arms, tinatanggap namin lahat ng gusto mong gawin sa aming mga buhay. Batid ninyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay ngayon, Panginoon. You know the deepest secret of our hearts. You know the deepest secrets of our lives. Lahat ng ito, Panginoon, isinusuko po namin sa inyo. Walang nalilingid sa inyo, O Diyos. Hey, O Lord, pumasok ka sa aming mga buhay. You have the authority to rearrange our lives. Rearrange our hearts. Rearrange our minds. Maraming salamat, Lord. Tunay nga po, your steadfast love never ceases. Na lahat ng ginagawa mo, laging para sa ikabubuti naming lahat. Kaya, Father, mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, we expect that you will work in our lives. And Lord, give us the courage na huwag kaming makialam, na huwag ka naming pigilan. Yeah, Father in Heaven, thank you very much. Ito pong aming samadalangin in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Amen.